Welcome to Sydney! Welcome back to another vlog. So it's our second day here in Sydney and 9:40 na ng umaga ngayon. Grabe, nakatulog ako kanina at around 4 a.m. kung napanood niyo yung previous vlog. Nagkaroon ng false alarm na fire alarm dito sa hotel and bumaba kami ng mga around 1 a.m. Tapos ayun, nakaakyat naman ako dito ng mga 2:30 pero hindi ako agad nakatulog. So nagpray talaga ako kagabi and I tried my best na i-relax yung mind ko para makatulog. Kasi kung hindi, puyat-puyat talaga tayo ngayon. Although late na tayo, no? 9:40 na. Plano ko pa naman sana umalis ng mga 8 o'clock. Pero yun nga, hindi kinaya because of the false alarm. Kagabi, so naghilamos lang ako and naglagay lang ako ng konting tint and blush para naman medyo fresh-fresh tayo. Pero naligo naman na ako kagabi. Mamaya na lang tayo mag-aayos talaga ng bongga. Pero ngayon, bababa tayo kasi mag-breakfast tayo. Naisip ko, baka hanggang 10 o'clock na naman yung breakfast. Hindi ko na naman maabutan ay 9:40 na ngayon. Bumangon ako ng 9:22. Dali-dali ako nag-ayos kasi sayang naman kung hindi tayo makapag-breakfast. Included na yung breakfast dito sa hotel accommodation natin. So, sulitin natin. Ang mahal pa naman dito sa Australia, di ba? So, sulitin natin ang breakfast. So, tara, baba tayo. Tapos mayan na lang tayo ulit magbihes and mag-ayos ng bongga talaga. Buti nga nakatulog ako. Ang dami kong na-receive na comments ninyo sa Instagram. Thank you so much for your concerns. And ayun. Thank you talaga kay Lord at ako'y nakatulog. Nakakaloka. Kababa tayo. Ka-sleepers lang akong damig. Siguro naman okay lang na naka-sleepers, diba? Kasi yung ibang hotel, hindi pwede, diba? Naalala ko pala kagabi, di ba nga may emergency. Naalala ko, nag-elevator pala ako bababa. Ayun, hindi ko natuloy yung story time kasi may tao pagpasok ng elevator. Yun nga naisip ko, bakit nga pala ako nag-elevator? Emergency nga. Nakakatawa na lang, sa sobrang wala ako sa ulirat kagabi. Pero yun, fama, kapag may emergency, don't use the elevator. Stairs talaga. Yun lang, share ko lang. Ayun na, there's no break like breakfast. Let's go. Okay, nito pala yung breakfast area nito. Ayan po. What do they have? Grabe yung Nutella nila. Oh, laki. Tapos mga bread. Ano yung butter nila? Western Star. Toast. Crackers and then salad. Ah, may yogurt din sila. Tsaka most. Uy, gusto ko to. Ito naman ay scrambled eggs. Ito, chipolatas. Bacon. Beans. Ito si Mama, gusto niya tong beans. Congee. Tapos beans ulit, tomato, and potato. Ito pala yung bar station nila. Yan silang apple juice, orange juice, and pineapple juice. This one ay soy milk, almond milk, full cream milk, skim milk. Uy, namin nilang milk ka. Tapos ito yung mga tsaan nila. Itong pala kailangan ko kagabi. Kuha nga tayo nito. May chocolate powder pa. Ang cute, oh. Tapos, ito yung coffee machine nila. Nice. Ano to? Cornflakes. Ah, okay. May kuha tayo ng coffee. May kain tayo, fam. Meron tayong white bread. Butter.
Tapos scrambled eggs. Ano nga ba itong tawag dito? Nakalimutan ko. Tapos bacon, potato, and tomato. Wala silang rice, no? Although, kinda in-expect ko na. Hindi na naman tayo nag-rice. Kapon din tayo nag-rice, no? Tapos ngayon, mamaya mag-rice tayo. Let's eat. I have hot choco pala. Ayan. Let's eat. Okay, I'm done with breakfast. Ang sarap. May dala na akong water. Na-enjoy ko naman yung breakfast. Sarap siya. Kaya't na muna tayo. Mag-aayos na ako. Para tayo lumabas na. Ang sabi sa weather forecast, it's going to rain today. Pero maaraw naman. Hindi ako nag-schedule ng Sydney Opera House today kasi nga, ang sabi sa weather forecast, uulan. Pero ngayon, maaraw sa labas. So, I guess, daan na tayo ng Sydney Opera House. Ayan o. Araw naman, diba? Okay, nandito na ako sa room. Mag-aayos lang ako saglit. Balikan ko kayo mamaya. Pampakinggan nyo. Yan yung fire alarm. Nag-a-alarm na naman siya. Baba na ako. Iwan ko na muna yung mga gamit dyan. Nasalubong ko yung staff sa labas. Natigil na rin yung alarm. Sabi ng staff, it's all okay now. So, parang false alarm na naman. Ano ba yan? Is it a thing dito sa Australia? May nabasa akong isa sa mga comments niyo, fam, na ganun daw talaga dito. Sobrang strict nung fire alarm. Parang makadetect lang ng konting smoke. Nag-a-alarm na. Ay, nako. Nasa CR pa naman ako. Nasa kalagitnaan ako ng pagtawag ni Inang Kalikasan. Nag-alarm. Dali-dali na naman ako. Ano ba yan? Bakit ganun? Kaka-nervyos yung ano dito. So, sure na yun. Sabi naman ng staff, sure na. False alarm. Sige, mag-aayos na ako. I'm ready to go. Ano oras na? 11 o'clock na lang umaga dito sa Sydney. And ngayon pa lang tayo lalabas. So, here's my OOTD. Oh, ang tari. May pa-OOTD, di ba? Yung shirt natin is from Uniqlo. The pants is from Uniqlo also. Shoes is the 530. Tapos, coat is from GU. Okay. Tapos, here's my bag. We're ready. Let's go, let's go. Okay, we're out and about. At sarap ang lamig. Pero yung lamig na hindi nananakit. Yung lamig na masarap lang. Now, we're gonna go to Circular Quay. Doon located ang Sydney Opera House. Although pwede siyang lakarin. Remember yung nilakad natin from Hyde Park to St. Mary's Cathedral. Pag dinire-dire-diretso siya, Circular Quay na. Pero gusto ko mag-tren kasi mahaba-haba pa ang araw natin today. So, we're gonna do a lot of walking. So, mag-tren tayo. Actually, nawala na yung araw. So, ito na ba yung sabi sa weather forecast na uulan? Balak pa naman sana picture-picture sa Sydney Opera House. Kaso nawala yung araw. Sige, hanggat walang ulan, ilaban natin. Dito na tayo sa Museum Station ng Railway dito sa Sydney. We're gonna ride the train. Two stops away lang siya, going to Circular Quay. Let's go and use our Opal card. 14.81 na lang balance natin. Saan nga ba tayo? Ah, dito tayo. Platform 1 to Circular Quay. Ito yung train. Sakay na tayo.
We're here na sa Circular Quay. Grabe, nakita ko na yung Harbour Bridge. Ang ganda. Bata Opera House, hindi ko pa nakita. Sige, maglakad tayo. Saan kaya magandang photo spot? Hanapin natin. Let's go out. 2.94 yung pamasahe. May signage naman dito, Sydney Opera House via East Circular Quay. Hungry Jackson. Oh, wharf na pala to. Ang ganda dito, oh. Ayan na ang Harbour Bridge. Pwede ba tumawid dyan sa Harbour Bridge? Parang mga sasakyan lang yung nakakadaan. Naglalakad ako ngayon going to the Sydney Opera House. Dito lang siya sa gilid. Tignan niyo yung dagat nila dito. Napakalinis, oh. Ah, yun pala yung Luna Park sa kabila. One of the tourist spots din dito sa Sydney. Tignan nyo, nawala na yung araw. Maganda pa naman mag-picture ng may araw. Diba? Tignan nyo, merong resto bar dito. And ang ganda ng pwesto niya sa tabi mismo ng dagat. Ang tawag dito, dagat ba to o river? I'm not sure. Ang ganda ng pwesto nila, may mga heater, oh. Naalala ko yung gantong upuan, yung Bon Voyage ng BTS sa Malta. Di ba parang ganyan yon? Wala, umaambun na. Oh my God, ayun na ang Opera House. Kaso, parang hindi maganda sa camera kasi walang araw. Pero ang ganda pa rin ang Opera House, no? Kahit na makulimlim. Ayan na ang Opera House. Hindi pa ako nakapag-picture. Kasi hindi ko mahanap yung magandang lighting. Kasi nga, halos walang araw. Konti lang. Ayan o. So, ganyan-ganyan lang muna ako. Pero gusto ko kasi mag-picture ng whole body. Kaso, kapag ganyan, parang against the light. If nandito yung camera, tas pag ganun, against the light, hindi ko makuha yung magandang lighting. Ayan, hindi ako makapag-picture. So, ayan, video-video na muna. Ang weird, biglang umulan ng 5 minutes. As in, buhos na ulan. Pero ngayon, wala na ulit. Ayan. Pero nawala na rin yung araw, fam, no? So ngayon, we're gonna go to Taronga Zoo. Isa ito sa mga gusto ko talagang puntahan dito sa Sydney. Although, generally, hindi naman talaga ako mahilig sa mga zoo, di ba? Kasi sometimes naawak sa mga animals, parang nakakulong sila, ganun. However, this Taronga Zoo is different kasi it's a non-for-profit zoo. Tama ba yung pagkakasabi ko? Pero basta, it's a zoo na ginawa para alagaan yung mga threatened na animals. So, maraming mga nagdo-donate doon. Tapos, yung mga donations, yun yung ginagamit nila para i-maintain yung zoo. And ang major goal talaga nila doon is alagaan yung mga animals. So, hindi yun ginawa para ikulong yung mga animals or i-display, ganon. Pero ginawa siya for conservation din and mapangalagaan yung mga animals, no? Yun, basta yun ang explanation. Kapag sinerch nyo sa Google, sinerch ko kasi inalam ko ano ba yung Taronga Zoo. Kasi ang dami nagre-recommend nung nag-poll ako sa Instagram. Isa ito sa may pinakamaraming sagot, itong Taronga Zoo. Kasi sasakay ka ng ferry papunta dun sa zoo. So yung ride maganda daw. Tapos syempre zoo, diba? So, ayun. Ayun, no, Taronga is non-for-profit. Every dollar you spend saves wildlife. So, kung mag-entrance ka doon, di ba, ginagamit nila yon para pangalagaan yung mga animals doon. So, nag-book ako sa Klook ng activity. The name is Taronga Zoo. Ferry and entry tickets. It's around 2,800 pesos. Round trip ferry na yon. Tapos, kasama na rin yung entrance doon sa Taronga Zoo. So, ilalagay natin yung screenshot dito. Yung link, ilalagay ko rin sa description box below para kung gusto nyo rin gawin itong activity na ito, pwede nyo i-book sa Klook and gamitin nyo yung code ko na JM Bankisho Klook para makakuha kayo ng extra discounts. Andito na ako sa wharf number 6. So pag nag-book kayo, nakalagay naman yung instruction kung anong wharf yung pupuntahan. Okay, dito yata tayo mag-redeem. Let's ask. Here. Hello, is this here? Okay. Yan, dito nyo siya i-redeem sa Captain Cook Cruises, the office. Sa wharf number 6. Okay, sir.
This is your entrance to Taronga Zoo. Okay. And this is your return ferry. All right. And that's your schedule. So the next departure is 2:15. You need to be at 2:10 at gate A2. Straight down right-hand side. And you can come back at 4:50 when Taronga Zoo is closing. Use okay. these tickets for entrance and the other one, your return ferry. All right. Enjoy your cruise. Thank you. So may timetable pala yung alas, no? For today, 9:05 a.m., 11 a.m., 12:20 p.m., tapos 2:15 p.m. At 12:40 na ngayon, hindi natin naabutan yung 12:20. So, 2:15 pa tayo makakasakay. 15 minutes lang pala yung biyahe. So, 2:30 nandun na tayo sa Taronga Zoo. Tapos hanggang 4 p.m. yung Taronga Zoo. So, we'll have 1.5 hours to explore, no? Okay na din. So ngayon, lakad-lakad muna tayo sa gilid dito. Tapos we can take more pictures. Tapos pwede na rin tayong mag-lunch, no? Total, 2:15 tayo sasakay. So binigay na yung round-trip tickets. Tapos binigay na rin yung entrance to the zoo. So enjoy your cruise, sabi niya. Lakad-lakad muna tayo dito sa gilid. Hindi ko alam po anong tawag dito. Pero the rocks yata. Ito ba yung the rocks? Tapos ayan yung May Harbor Bridge. Ito yata yung sasakyan, no? I'm not sure. Pero mas maganda pa, we're gonna have a tour inside. Tapos may kasama na rin siyang lunch. So, bukas na natin balikan ang Sydney Opera House. Tomorrow na rin tayo magpicture na maayos. Mamang cute ng kanilang tram. Ngayon ko lang nakita. Nang malapitan. Nakita ko na siya ng isang araw. Diba? Ang lakas maka, ano, first world. Tawid tayo. Hanap tayo ng makakain. Tram nila, bunga. So, makasakay dyan. Kaso hindi ko alam kung saan tayo pupunta para makasakay dyan. Ganda, no? amaze lang. Kain muna tayo ng lunch. Meron ulit Betty's Burger dito sa Circular Quay. Tapos, yun yung Messina. Sinuggest yun, fam, na masarap na gelato. Yung Four Frogs Creperi pala. Ang bango. Aporto. Pumasok ako dito sa parang building na puro food and cafes. Oh, City Barbers. Magkano gupit nila? $45. Oh my God, ang mahal. Turkish street food. Burritos. Ano to? Mad Max? Ang daming kumakain dito, oh. Salamat. Nakita din ako ng parang Asian food. Basaks. Ayan, oh, bibimbap. Oh. Makakain na tayo ng rice sa wakas. Chok pan. Wings? Ayan. $16. Medium. Sa wakas, makakain na tayo ng rice. So, total of $19 pala ito pa. It's a concept of like the disappearance. Yung tubig ay $3. Let's eat it. Finally, makakain na ng rice. Done with their lunch and bumili na ako ng coffee, baked and ko. Sorry, ayun pala sa baba. So yun, bumili ko ng iced latte for $7. How much is that?
280 pesos. Parang pagkape, okay lang akong gumastos ng ganun. Kasi sa atin, di ba, parang yung mga coffee, 200 na rin, 220. So, konting dagdag lang dito, okay na. Pero yung food, ang layo. Nakakaloka. Kagaya nung kinain ko, magkano yun? $19? Sabihin na natin $20. So, magkano yun? 800 pesos yung kinain ko rice meal. Yun talaga. Although marami na sa inyo nagsabi doon sa poll ko sa Instagram na mag-prepare talaga ng budget kasi medyo pricey talaga yung mga pagkain dito. Kasi malalaki daw ang mga sahod ng mga tao dito. Yun ang sabi nung isang comment nung fam natin. So sabi niya, JM, prepare ka ng budget for meal. Nagre-range yung mga meal dito ng 1,000 to 2,500 pesos per meal. Kasi daw, magkano ba yung nabasa ko? Parang $23 per hour sila. So, malaki daw yung mga sahod. Ayun, kaya parang medyo in-expect ko na din. Sa Japan kasi, yung mga food natin, parang nag-range sa mga 400, 500 per meal, di ba? Mga ramen, ganun. Sa bagay, meron din naman tayong mga kinakain ng mga 800. So, carry lang. 140 na ng tanghali ngayon. In a bit, sasakay na tayo ng ferry going to Tarongasu. And ang ganda na, umaraw na! Umaraw na, fam! Ang ganda nung Harbor Bridge. There! Diba? Ang ganda dito. Ang sarap ng ice latte nila dito. Pangalawang ice latte ko na ito na nabili dito sa Sydney, no? Parehong masarap. Sarap nila magtimpla ng coffee. Dito na tayo mag-abang para sasakay na tayo. Hindi ko alam kung ano side tayo. Tignan ko baka nasa ticket. Okay, nakasakay na ako pa. Oh my God, ang ganda ng view ng Sydney Opera House from here. Kaya pala nire-recommend niyo, fam, na pumunta ng Tarongasu na sasakay ng ferry kasi yan pala malakas ang hangin. Lamig. Oh my God, this is insane. Island pala yung Tarongasu. Ang dami, grabe. Yan yung Harbor Bridge, the Sydney Opera there. Nag-enjoy ako kaka-video picture sa taas. Nung pagbaba ko, nagulat ako, sinasala na nila yung pinto. So hindi na ako nakababa ng Tarongasu. Hindi ko alam ngayon, saan papunta to ngayon? Kasi ina-expect ko, yun lang yung stop. And ang expected ko, lahat ng tao maglalabasan. Kaya hinihintay ko lumabas yung mga tao. Nagtataka ako, bakit hindi sila lumalabas? Akala ko naman, hinihintay lang ma-settle yung platform. Di ba pag ganito sinasettle yung platform? Pero hindi, nagulat ako, sinasara na, tapos umandang na. Like, oh my God, paano pupunta ng zoo? Nag-enjoy ko kaka-picture video sa taas. Hindi ko naman na, pero alam ko na ng Tarongasu. Ngayon, saan ito pupunta? Hindi ko alam. I have to ask the staff. For sure, babalik naman to dun sa Tarongasu. Lalong kumunti yung oras natin na mag-explore ng Tarongasu. Nakakaloka. Diyos ko, hindi naman sinabi. Nakakala roller coaster pala itong ano. Nakakaloka. Hindi sinabing may pa-roller coaster na sa dagat. As in, gumagat. Ayan o. Diyos ko,
nakikita ba? Not sure if kita sa camera, pero ang laki ng alon. Grabe. Nagsisisi ako na ba't di ako nakababa sa Talongas. Kaka-imis. Ang hirap pa ng ganito. Tuwa-tuwa pa ako sa taas kanina, picture-picture, di ba? Pero ngayon, takot na ako. Kasi gumagano. Pinahampas ng boat yung ano. Ay! Diyos ko, Lord. Lord, gusto ko na umuwi ng circular key. Pwede bang hindi na dumaan dito? Pwede ba mag-bus na lang pabalik? Ang laki ng alon eh. So ang stops pala nito, Watson's Bay yung kanina, ngayon Manly. So ito pala yung isa sa mga suggestions nyo, Manly Beach. So babalik din pala to ng Taronga Zoo. Mga 20 minutes, masayang yung time natin sa mag-round trip dito. Anyway, wala tayong magagawa, enjoy na lang natin ang ating cruise experience. Kahit na nakakatakos, laban! Sa taas nga tayo. Pero naiilo-ilo na ako. Lord! White trap daw yung weather. Oh Lord! Yung iba ko umaakyat pa eh. Kapit lang tayo. Ayan o, yung iba ko umaakyat pa eh. Oo, kala nyo ah. Actually dito sa likod, hindi mo masyadong feel yung pag ganun. Sa harap kasi ako umupo kanina, feel na feel ko yung pag gano'n nung bag ko. Pero pag sa likod, sakto lang. Kapit lang, B. Gusto mo mag-cross, di ba? O, ayan. Uy! Uy! Oh! Oh! Ang intense! Nandito na tayo sa Taronga Zoo. We made it. Bumalik yung ferry dito sa Taronga. So sinabihan ako na pwede daw akong bumaba. So bumaba ako. Sayang naman. Grabe. What an adventure. Parang 40 minutes yung nasayang natin doon sa pagkukruise. Anyway, akit muna tayo ng Taronga Zoo. Walang pa naman tayong time. Mga 40 minutes to explore. We're here na Taronga Zoological Park. 1916 pa pala to. Ang tagal na, no? Whew, it's so cold! Welcome to Taronga Zoo. There's the zoo entry. Parang marami-raming zoo ang pupunta natin sa trip na to, ha? Kasi doon sa isang binukong clock tour, meron ding dadaan ng zoo. Featherdale? No ba yun? Featherington, char. Isishare ko na sa mga susunod na vlog. Meron pa tayong zoo na pupunta. Alay, may mga program din, no? Koala Keeper Talk, Seals for the Wild, Lion Keeper Talk, Giraffe Keeper, etc. Ang laki pala ng zoo. Andito pa lang tayo sa main entrance. Meron silang mga kangaroo. Okay. 3 kangaroos. Ang dami, no? Sayang, I wish meron tayo mas mahabang time. No?
Anyway, let's go. Tignan nyo, your visit, donation, and overnight stay has the power to protect. Taronga is not for Australia. Grabe, ano pala to? No, forest. Lamig! Okay, dito tayo. Since limited ang time. Kangaroo Country. OMG, ang lapit pala. As in open park. OMG. Ayan siya, oh. Kita ba? Ang lapit pala. Ayun pa, ang dami. Oh my God. OMG. Ayun pa. Wala, ang dami. Ayan sila. Malalapitan sila. Ayan o. Ay, first time ko nakakita niya ng malapitan. So cute. Ay, ang cute. Ito, ostrich ba to? Ostrich. Nakatakot yung ibang ostrich, nangahabol, di ba? Ganito pala dito, yung encounter sa mga animals. Like, hindi sila naka-cage. Ba, paano kung habulin ka? Cute. Oh, so cute. Ayan lang. Tingnan naman natin ang mga koalas. Nasaan sila? Ah, ayun, nakasabit. Okay. Parang open area. Ay, ayun, ang cute! Kumakain siya. Kita ba? Yes, ayan o. Ay, sobrang cute. Shame lang na very limited lang ang time natin. Yung iba natutulog. Ay, ito, may kangaroo din. Kumakain. Hi. Hello, kangaroo. Hello. Ang dami pala. Ayan pa o. Ayan, sa'yo naman makakita ng kangaroo in real life. Ah, ito naman ay dingo. Sabi. Pero mukha silang dog, no? Ayan, dingo wurragal. Largest terrestrial carnivore in Australia. Wow! Ayan, no? Terrestrial carnivore. Aww, cute. Meron din silang nocturnal country. It's dark inside. Ay, may mga paniki. Pero since wala na tayo masyadong time, we're not gonna go inside. Gabi, bilis lang ang time natin sa Taronga. Super clean lang ng time. At least we get to see the kangaroos and the koalas, which are the highlights of the zoo. Anyway, may mga ibang zoo pa naman tayong pupuntahan. Nasayang yung oras natin dun sa ano, sa cruise. Dumaan na ako dito sa kanilang souvenir shops. So if you wanna buy stuff toys, some souvenirs, you can drop by here. Ayan, ang dami. Hindi na muna ako magbuy ng toys. Sa susunod na lang, may mga zoo pa naman tayo pupuntahan. Makakasad. Gusto ko pa mag-explore. Kaso very limited yung time. Pabalik na ako ngayon. Sasakay ulit tayo ng bus pababa. Tapos magpe-ferry. Going to Circular Quay. Sakay na tayo ng bus, pabalik ng wharf. 4.50 yung biyahe ng ferry. 4.25 ngayon. Saglit lang yung biyahe ng bus, parang 5 minutes lang. Now, we're gonna ride ulit the ferry going to Circular Quay. Pero 4.50 pa. 4.30 pa lang. So, 20 minutes tayo maghihintay. Dito na tayo maghihintay. Tignan nyo yung tubig dito, ang linis. Pero ang lalim, no? Pwede ka na nga mag-swimming dito, eh. We can see na already the Harbour Bridge from here. It's beautiful. Guys, anyone for Captain Cook Cruises? Okay, sakay na tayo ulit.
Captain Cook Cruises. Whew, gumagalaw nga lang siya. Yay! Let's go. Ay! It's locked. Baka sa kabila. Kabila nga. Ito siya sa loob. Pero sa taas tayo pumuesto. Kasi pabalik na ng circular key. So makikita natin yung Harbor Bridge and Opera House. Okay, kaya tayo. Oh, kaso basa kasi umularn. Yan o. So selfie tayo sa Harbor Bridge and Opera House. Let's go, tiisin natin ang lamig. Alang-alang sa selfie sa Harbor Bridge and sa Opera House. Ako lang mag-isa dito sa taas, oh. Walang nagtangka. Dito naman, medyo chill na yung alon. Hindi ka gaya dun sa papuntang Watson's Bay tsaka Manly. Grabe, lumalabas. Malapit na magdilim. 4:50 PM na, no? So, mga 5:30. Ayan na, madilim na. Hindi ko lubos sa kalain, no? Baka punta ko dito sa Australia. Ang ganda. Sino ba namang mag-aakala na tayo ay makakapunta sa Sydney, Australia? Oh, mabilis lang ang biyahe. Andito na tayo. 6 minutes lang yung biyahe. Grabe naman. Super bilis naman. Ba na tayo sa Circular Quay. Dito pala banda yung The Rocks. Nakita ko nga sa Google. Tapos Museum of Contemporary Arts. That building. Okay, and the Sydney Opera House. Napakaganda. And the Harbour Bridge. Let's go. Circular Quay, wharf number 6. And we're back sa Circular Quay. I'm so happy with our experience. Although bitin, super bitin. Pero masaya. Again, you can book this activity on Klook and use my code JM Bankisho Klook to get discounts. Ngayon, it's 5 PM na, malapit na magdilim, no? And magdi-dinner tayo. Kikitain ko yung family friend namin. Dito lang yung office niya sa Circular Quay. Although baka hindi ako makapag-vlog masyado. Kasi syempre, di ba, we have to consider her privacy. Anyway, lakad na muna tayo papunta dun sa office niya. Malapit lang dito, sinurge ko na. Okay, we're gonna ride the... What do you call this, the light rail? Okay. Stop the car. Okay, here's our food. Grabe. We're gonna eat seafood. And salad. Yay! Let's try the soft shell crab. Okay, time for dessert. Date pudding. Sticky date pudding. Yeah. Sarap. Done with our dinner. Gabi, ang sarap dito sa Nick's. Ang sarap. So fresh ng mga seafood, the dessert. Tapos view ng Darling Harbor. Fam, tingnan nyo ang ganda dito. Oh. Ang daming mga bars and restaurants. Tapos facing the Darling Harbor. Wow. Ang ganda. Fam, ang ganda dito. Oh. Wow. Look at that view, di ba? Ang ganda. Okay, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit, fam. Naghiwalay na kami ni Tita. And pabalik na ako ng hotel. Malapit na. Actually, hinatid ako ni Tita dyan sa museum. Nilakad niya ako kasi kabisado naman niya dito. And dun din yung bus stop niya. So, nilakad lang namin from Darling Harbor going dito. So, madali pa nga maglakad. Na-realize ko
kesa nung nag-train tayo na inikot natin, mas matagal. Kung lalakarin mo, mas mabilis pa. Nagkataon lang kasi umulan kagabi, kaya I had to take a taxi. Pero kayo, kung magsistay din kayo dito sa area na to, pwedeng-pwede talagang lakarin, as in. Tuwan-tuwa kami ng tita habang naglalakad. Parang sinasabi namin, who would have thought na makakapaglakad kami pareho ng sabay sa Sydney, ganon. So tuwan-tuwa rin siya na makakita ng, di ba? Makakita ng kakilala dito sa Sydney. Ano pala to? Australian Federal Police. Itong building na to. Katabi lang nung hotel natin. Ang lapit lang pala, no? Tignan nyo, ang ganda dito, no? Ayan yung hotel natin, oh. Ayan, oh. We're here na sa ating hotel. Kit na tayo. Ang bango talaga. Let's go. 10:20. Hello, we're here. We're finally here sa ating hotel. It was a long day pero masaya. And we're back sa ating hotel room. It's currently 7:49 na ng gabi. Ayan. And yan, ang sarap dito sa room. Ang lamig sa labas, grabe, kahit na naglalakad kami at pinagpapawisan kami. Iba talaga yung lamig sa labas. So nag-enjoy ako sa araw na to, although parang nabitin ako dun sa tinwar natin talaga sa Tarongasu. Tama lang naman yung sakay ko ng ferry, pero I missed my stop. Parang akong na mini trauma dun sa fire alarm talaga. Parang pag may naririnig akong something, naaano na ako. Kaloka. Anyway, yun nga yung sinabi ko na nanghihinayang ako dun kanina. Kasi ang laki-laki nung Tarongasu. Sana mas na-explore natin siya. I missed my stop. Akala ko kasi yung ferry na yun sa Tarongasu lang pupunta. So nung huminto siya dun, hinihintay ko magbabaan yung mga katabi ko. Tapos, hindi sila nagbababaan. Nung na-realize ko na ganun, bumaba na ako. Pero nung time na bumaba na ako, sinasarado na yung gate. So, hindi ako nakalabas. Ngayon, inaputuloy ako ng parang 40 minutes doon sa dagat, paikot-ikot. Sayang din. So, sana na-explore natin yun. Pero ganun talaga, it happens. At least, sa inyo, alam nyo na. No? Na pagpupunta kayo ng Tarongasu, mag-schedule kayo. You have to be mindful of the time, no? Nabanggit ko naman kanina yung mga time nung alis nung ferry. Tapos wag nyo masiskip yung stop nyo kasi pag naskip nyo siya, mahirap kasi mabiyahe kayo ng dagat tapos maalun-alun. Pero somehow, na-enjoy ko rin naman yung roller coaster ride natin kanina. After that, I'm so happy. May nakita akong kakilala dito sa Sydney. And ang sarap nung kinain namin sa Nick's Seafood doon sa Darling Harbour. Sobrang fresh nung mga seafood. Tapos, ang sarap nung dessert, grabe. Super duper sarap, like sulit. Pinapili nga niya ako kasi may mga lobster doon. Pero pag ganun, syempre ako naman, nahiya naman akong mamili ng lobster. Ililibre na nga lang ako, ilang lobster ko pa. Kasi ano siya, parang seafood platter for two. Ang pinili ko talaga, fam, is yung pinakamura, $110. Kasi meron doon $110, $135, $140, $160. Yung mga $140, yun na yung may mga lobster, ganun. Although gusto ko ng lobster kasi nakita ko sa katabi ko. Pero yun nga. Eh, since ililibre na lang ako, pinili ko lang yung pinakamura, which is yung, ano ba yun, soft shell crab, calamares, ang batag doon, basta yung malambot na squid, tas masarap na shrimp, and grilled fish, tapos salad, and then nag-ano kami, ang sarap nung parang lemonade nila, tapos nag-dessert kami, super sarap din nung dessert, ayun, sarap, no? So, thank you naman kay Tito sa paglibre sa akin. Chika-chika kami kaya hindi na lang ako nakapag-vlog. Tapos, ang ganda lang nung view sa Darling Harbour. It somehow reminds me of yung sa Burj Khalifa, yung mga restaurants doon sa tabi. Kasi, parang ganun yun. Tapos, may view ka. Pero dito, harbour talaga yung view mo. Ang ganda. Although, it's kind of drizzling kanina. Pero, buti na lang nung after namin kumain, wala na siya. So, nakapaglakad kami dito sa Darling Harbour. Tapos, ayun, hinatid niya ako dito sa stop. Pa-uwi. So, yun lang fam for our day. Hindi ko alam kung mahaba ba yung mga na-vlog ko or baka maikli lang. So, this is going to be our second day vlog here in Sydney and
Maaga tayo magpapahinga ngayon kasi puyat-puyat pa ako talaga kanina. Less than 4 hours lang yung naging tulog ko because of the fire alarm. So hopefully, makapagpahinga ako ngayon. Magsha-shower ako, hot shower. Tapos, papahinga talaga tayo, no? Para makabawi-bawi tayo. Kanina, antok na antok na ako eh. Nung nasa ferry. Pero, yeah, wala naman tayong choice doon talaga. So hopefully, sana hindi na mag-trigger yung fire alarm. Kasi kayo nung umaga, nag-trigger na naman, di ba? Sobrang sensitive yata nung ano dito. Ayun lang, parang na-mini-trauma tuloy ako sa mga fire alarm. Iaano ko na rin yung gamit ko. Ilalagay ko na sa isang bag para simba kung pag nag-fire alarm, di ba? Kunin ko na lang. Ang hirap nung aayusin mo pa, impakihin mo pa lahat, charger mo, yung laptop mo. Ayun lang, nakakaloka. Anyway, meron pa tayong Tim Tam. Binili ko talaga to para kakainin ko sana one per day. Pero baka hindi na ako mag-dessert kasi nag-dessert na tayo kanina and I'm super full. Meron pa tayong water dito. Ayan, bumili ko ng isang litrong tubig. So, tomorrow ang itinerary natin, meron tayong tour of the City Opera House, no, sa loob, ganyan. Tapos, may kasama na yung kakain sa canteen. Let's also walk around the rocks, no. Tapos, gusto ko pumunta dun sa Mrs. McQuare's chair. So, ito daw yung parang may magandang view ng Sydney Opera House, tapos Harbour Bridge, ganon. So, yun ang plano natin. Tomorrow, i-explore natin yung mga iba pang destinations dito sa Sydney. So, siguro i-end ko na itong vlog, fam. O, diba, ang aga natin mag-end ng vlog before 8 p.m. dito sa Australia para naman makapagpahinga-pahinga tayo, no? So, yun lang, fam. Good night. And sana nag-enjoy kayo sa second day natin dito sa Sydney, Australia, kahit na medyo bitin yung napuntahan natin. Pero sana na-enjoy nyo pa rin, no? Ako, nag-enjoy naman ako. Inisip ko na lang may mga zoo pa tayong pupuntahan sa mga susunod na araw natin dito sa Sydney. So, good night na, fam! And abangan nyo pa yung mga susunod na Sydney vlogs natin. Bye! Good night!